paano mag-determine ng principal roots at paano naman i-identify if it is rational or irrational. Tara't pag-usapan natin yan dito. Manood, makinig, mag-enjoy at matuto. What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Humor PH. Andito na naman ang pabibo ninyong guro na punong-puno ng humor and willing to give humor. Narito ako para tulungan ka. Natulungan ang sarili mong matuto sa pamamagitan ng math pinadaling, math pinasaya, at math pina-exciting na mathematics lesson. Now, if you find this video helpful, please don't forget to click subscribe and click the notification bell para updated ka sa latest videos natin dito sa Humor PH. And without further ado, let's get to our discussion. Hi everyone! Welcome sa lesson natin ngayong araw. So for today, pag-uusapan natin kung paano mag-determine ng principal square root or the principal root at kung paano i-identify if it is rational or irrational. Ayan. So let's get this lesson started. Let us first start na pag-usapan kung ano nga ba si square root. Let us define square root. Once you say square root of a number, it is a number when multiplied to itself will give the original number. So I guess mas maintindihan natin ito if I'm going to give you examples. So let us have this example. Ayan. So ito po, ang tawag dito sa gantong symbol ay radical symbol. And binabasa yan na square root. Square root of 4. Ayan. So itong 4 na to, ang tawag po dyan ay radicand. Yung number na nasa labang tawag ay radicand. Now, sabi sa square root, para makuha yung square root ng number, mag-iisip lang tayo ng isang number. A number na kapag minultiply sa sarili, ang magiging sagot ay 4. Ayan. Ano kaya yung number na kapag minultiply, ang sagot ay 4? Ayan. Yun yung sinasabing original number dito. Ang original number ay yung radicand na 4. So let's think about that number. So ganito siya, iniisip. Of course, take out muna natin yung 4. Ayan. So mag-iisip ka lang. Itong 4 na nasa loob, isipin mo lang. Ano kaya yung number na kapag multiply ko sa sarili, ang sagot ay 2? Ay, ang sagot ay 4, sorry. So, the answer will be 2 times 2. Tama? Diba? Ito yung number na kapag multiply sa sarili, ang sagot ay 4. Right? So, yun ang pagkuha ng square root. So, ang square root ngayon ay etong 2. Ayan. Again, mag-iisip ka lang ng number. Kapag multiply sa sarili, ang sagot dapat ay 4. And that is 2. 2 times 2. Tama? Now, isip pa tayo. Baka kasi meron pa. Actually, meron pa. Bakit? If you are going to recall, ang rule ng multiplying integers, right? When you multiply integers, once na the same ang sign, that will give us positive na sagot. Right? Kaya positive times positive, negative times negative, the answer is still positive, right? So, yun ang i-consider din natin dito. So, hindi lang siya 2 times 2. Bakit? Kasi kasama niya din yung negative 2 times negative 2. Right? Diba? When we multiply these two numbers, these two integers, negative 2 multiplied by negative 2, since the same sign ito, it will give us positive na 4. Positive na result. And this will also give us positive 4. Ayan. So, this is the reason why kapag kinukuha natin yung square root, ang nagiging sagot ay may isang positive, may isang negative. Tandaan, may isang positive, may isang negative. I repeat, kapag sinabing square root of a number, mag-iisip ka ng number. Ano kaya yung number na kapag multiply ko sa sarili, ang magiging sagot ay yung radicand, yung 4 na nasa loob. And that is 2, di ba? Yung 2, when I multiply that to itself, the answer is 4. And hindi lang yon, same as negative 2. Di ba? Ang negative 2, when I multiply that to itself, which is negative 2, ang magiging sagot ay 4 pa din. So, ang sagot dito sa square root of 4 ay 2, negative 2. Again, 2 tapos negative 2. Bakit nga po? Kapag tinimes ko to sa sarili, ang sagot ay 4. Kapag tinimes ko to sa sarili, ang sagot ay 4. So, dalawa. Ganun po lagi si square root. Tandaan po yung mabuti. Kapag square root, make sure na may positive ka na sagot, tapos may negative ka na sagot. And, hindi ganto ang form na inilalagay once we are answering the square root. Ganto siya isinusulat.
So, yung square root of 4 is equal to, pwede namang pag-isahin na lang itong dalawa. Ganito ang itsura nun. Ayan, positive and negative 2. So, ibig sabihin itong dalawang symbol na yan, yung plus tapos minus dito, that's positive and negative 2. Ibig sabihin, ito ay dalawang values. Isang positive, isang negative. And that is now the final answer. Ayan. Ganun lang po kasimple si square root. Again, mag-iisip ka lang ng number na kapag multiply sa sarili, ang sagot ay yung radicand na nasa loob. Let's have another example. What about this one? Square root of 7. So again, ang gagawin natin dong method, ilalabas mo muna yung 7. Tapos, mag-iisip ka ngayon ng number, ano kaya yung isa or dalawang numbers na kapag multiply ko sa sarili, ang magiging sagot ko ay 7. Think about that number. Kung meron. 1 times 1 ay 1, 2 times 2 ay 4, 3 times 3 ay 9. So, 3 times 3, 9, sobra na. So, wala. Walang number or integer na kapag minultiply sa sarili, ang sagot ay 7. Tama? Check natin. Ganito kasi, yung 2 times 2 ay 4 na. Tapos, nung tinry ko naman yung 3 times 3, 9 na siya. Diba? So, wala yung 7. Hindi lumabas sa gitna nung 2 saka ng 3. Dito sa 2, tapos sa 3, hindi lumabas yung sagot na 7. So, possible yon. Ito kasing 7, kahit anong tihaya natin, hindi tayo makakaisip ng number na ang lalabas or na integer na kapag minultiply sa sarili, ang magiging sagot ay 7. Wala po. Just like this one, di ba yung 2 saka yung 3? So, ito magkasunod na, consecutive numbers na, pero hindi pa rin lumabas yung 7. So, kapag consecutive na yung tinry mo, tapos walang lumabas na 7, ibig sabihin, hindi talaga ito perfect square. Anong ibig sabihin ng perfect square? Yung mga numbers na, ayan, just like 4 and 9, na meron kang maiisip talaga na number na kapag multiply sa sarili, ang magiging result ay sila. Just like this one, diba? Perfect square yung 4, kasi 2 times 2 siya. Ang 9 ay perfect square, kasi 3 times 3 siya. Once na may maisip kang number, na kapag tinime sa sarili, ang sagot ay itong number na to, perfect square ang tawag to. So, yung 7 hindi. Kasi we can think of that integer. Diba? Walang integer. Na, when you multiply to itself, ang sagot ay 7. So, no need to worry. Ito naman ay madali lang. So, kung kanina, lumabas yung 2 sa kanyang negative 2. Diba? If you're going to observe, sir, yung sagot pa ay wala na sa square root. Right, ganun siya. So, yung sagot, wala na siya sa square root kasi nakaisip tayo ng number. Yun po ang nagiging final answer. Once na makaisip ka ng number na integer, na positive tapos negative, tapos yung naging sagot nga ay yung radicand, ang final answer natin, wala na siya sa square root symbol. And just like this one, wala na siya sa loob ng square root. Kasi nga, nakuha na natin yung square root ng number. Now, in this case, since hindi natin naisipan si 7, di ba, kahit pabalik, balibalik rin natin, walang makukuha na sagot for 7. So, ganito lang naman kasimple yun. So, kung wala, edi ang sagot dito ay siya na mismo. Again, siya na mismo ang sagot. So, may positive nga lang, tapos may negative. So, siya na mismo ang sagot, that's square root of 7, tapos lagyan mo lang ng negative, negative square root of 7. Ayan. So, once na hindi ka makaisip ng number na kapag tinime sa sarili ay yung 7, ang magiging sagot dyan ay yung number na mismong yan. Gagawin mo lang siyang positive, tapos negative. So, the answer here will be positive and negative 7. Ganun lang po siya kasimple. I hope it's clear. Again, once na may maisip ang number, wala na siya sa square root. Once na wala kang maisip na number, nasa square root pa rin siya. And make sure, once we are talking about square root, may isang positive, may isang negative. Just like these two answers natin. May isang positive, may isang negative. May isang positive, may isang negative. Yeah, so, just, this is how you solve a square root. Ayan. So, ganun lang po siya kasimple. So, now let's talk about naman principal square root. Ano naman si principal square root? So, ito ang definition ni principal square root. So, principal square root is the positive square root of a given number or radicand. O, diba? So, sabi natin kanina, si square root pala, sir, ay pareho ano? May positive, may negative. Correct. Pero ito naman, more specific nga lang si principal square root. Ang gusto niya lang, positive. Again, once you are looking for the principal square root, ang kinukuha lang ay positive na sagot. So, yun. So, if you're going to encounter this in your module, kapag sinabing get the principal square root, ang magiging sagot mo lagi ay positive. Pero kapag sinabing get the square root, make sure na meron kang positive, meron kang negative na sagot. So, yun ang pinagkaiba ng dalawa.
So, ayan. So, kanina, ito yung naging sagot natin, di ba? So, dun sa square root of 4, the answer is positive and negative 2. Sa square root ng 7, the answer is positive and negative square root of 7. So, ito ay para sa square root. Ngayon, ang principal square root, sabi nga, positive lang ang gusto niya. So, let's answer this. Ganito siya. So, positive lang ang gusto niya. So, ito lang. Hindi ko na dadagdagan yung negative 2 times negative 2 kasi nga principal square root. Positive daw ang gusto niya, di ba? So, positive 2 lang yung sagot dyan. Ayan. So, positive 2 lang yung magiging final answer dito. We are not going to consider anymore yung negative. Ito naman, di ba? Wala tayong maisip na number that when you multiply to itself, ang magiging sagot ay 7. So, wala. So, kung wala, again, kopyahin mo lang yung sagot dito. Pero, positive negative pa rin ba? Hindi na. Why nga? Bakit nga po? Kasi principal. Principal na ang kinukuha natin. Yung principal square root. So, square root of 7 lang din. Ayan. So, ito na yung final answer. So, tandaan, once na ang tanong ay find the square root, meron siyang positive, meron siyang negative. Kapag ang tanong ay specific na find the principal square root, ang isasagot mo lagi ay positive. So, yun lang naman ang pinagkaiba nung dalawa. Ayan. Ayan. So, ito pala. So, let us first identify kung rational or irrational. So, I have videos, video about this one, kung paano i-determine si rational or irrational na lesson. So, ayan. So, you may watch that para mas maintindihan ninyo ang pinagkaiba ni rational sa kani, irrational. Nandun yan sa real number system na topic. Ayan. So, ganito lang po yung shortcut natin. So, I'll give you now shortcut kung paano malalaman na rational siya, tapos paano malalaman na irrational siya. Ganito lang. Malalaman mong rational yung sagot once na lumabas yan sa square root. Again, malalaman mong rational yung sagot once na nailabas natin siya sa square root. Tama? Ito, wala na siya sa square root. Bakit nga po? Nakaisip tayo ng isang number that when you multiply to itself, ang sagot ay 4. So, therefore, lalabas na siya. So, dun siya magiging rational. Once na nakakuha ka ng number, again, na ang sagot ay nasa labas na ng square root, radical symbol. That will now become rational number. Ayan. So, ito naman. So, ito ay irrational on the other hand. Bakit? Hindi siya nakalabas sa square root. Lahat po ng number na hindi mo mailabas sa square root kasi nga wala tayong maisip na integer that when you multiply to itself, ang sagot ay 7. So, di ba hindi siya lalabas? Kapag hindi siya nakalabas dyan, that made it irrational number. Tandaan po yung mabuti. Again, simple lang mag-identify ng rational or irrational. Once na ang naging sagot mo ay hindi or wala sa square root symbol, rational yon. Once hindi mo siya nailabas kasi wala kang naisip na number that when you multiply to itself, ang sagot ay 7, that made it irrational. Ayan. So, let's analyze naman yan later sa pag-identify ng rational or irrational. Ganun lang siya. Sige. So, let me show you now etong mga square root na ito. So, it is best. The best na sa ulo mo lahat itong mga perfect square na to. Yung 1, 4, 9, 16, 25. Again, perfect square. Makakaisip ka ng number na when you multiply to itself, ang sagot ay yung 1, yung 4, yung 9, yung 16, and so on. So, tandaan na ninyo ito kung kaya naman ng time siguro. So, i-memorize nyo na itong 1 to 10. Pero best pa din kung gagawin mo siyang hanggang 20. Hanggang 20. So, sauloy natin yung 1 to 20 na perfect. Ay, na square root. Square root ng 1 ay 1 kasi 1 times 1 ay 1. 1 and negative. So, if you are going to observe, sir, bakit positive and negative? Kasi square root ito. Square root ang pinag-uusapan natin. Pero kapag nakalagay dito yung principal, make sure na ang sagot mo dito ay lahat positive. Ayan. Kasi positive lang si principal square root. So, ito. Diba si square root of 1 ay positive and negative 1? Si square root of 4, that's 2 times 2, kaya 4. Kaya 2, negative 2. Si square root of 49, diba 7 times 7 yon. So, 49 yan. Tapos, positive and negative 7. Kunwari, si 100 naman, 10 times 10 ay 100. Diba? So, negative 10 times negative 10 ay 100. Kaya ito yung magiging sagot niya. Ito naman, si 20. Diba? Ay, si 400. Square root ng 400. Ang 20 times 20 ay 400. Same as negative 20 times negative 20. Ganun siya. So, make sure, or kung kaya, sauluhin lahat ng 20. Ayan. Para madali tayong mag-solve ng square root. Pero kung lagpas ng 20, of course, trial and error method na lang yon.
So, tatry ka kung 21 times 21, 51 times 51, and so on. So, ayun. Yun lang ang magiging task natin. Ayan, multiply number by itself para makuha yung square root. Ayan. Now, kapag principal square root, again, ito yung magiging sagot natin. O, tignan. Anong kinaiba dun sa isa? Correct. Lahat na po, sir, positive. Tama. Kasi nga si principal square root, positive siya. Sir, bakit walang plus? Di ba automatic naman po yun? Once na wala ka makitang plus dito, that's automatic na positive. Right? So, ito rin yung 1 to 20 na principal square root. So, same lang din naman yun. Ayan. So, sauluhin natin ito hanggang sa 400. Ayan. Kung kaya mo nga gawin hanggang 30 or 50, you may do that. Sige. So, let's answer these examples. So, sige. Direction sa atin, identify the principal square root and tell whether it is rational or irrational. Sige. So, let's start with number 1, square root of 25. So, let's get lahat ng mga principal square root nito tapos yung rational or irrational. So, be careful ha kung anong hinihingi sa atin. So, sir, principal po. So, dapat po positive. Correct. Positive dapat. Tapos, identify natin kung rational or irrational. So, let's do that. Let's answer number 1. So, square root of 25. Can we think of a number? So, take out natin yung 25 muna. Yung radicand na 25. Let's think of a number. Ano kayang number na kapag multiply ko sa sarili, ang sagot ay 25? Right? That's 5 times 5. Tama? And andun, pwede rin siyang negative 5 times negative 5. Diba? Pero, bakit hindi ko na isinulat? Alright. Kasi nga po, sir, principal. Correct. Kasi nga, principal ang hinahanap. And once you say principal, gusto niya ay positive lang. Kaya positive lang yung sinulat natin dito. 5 times 5 is 25. Therefore, ang sagot natin ay 5 lang. So, dun ay 5. Ayan. Tapos, rational. Sir, bakit rational? So, let me repeat. Ano nga po yung idea natin ng rational? Once na makaisip ka ng number, once na nailabas mo yung nakuha mo yung square root ng 25, tapos integer yung lumabas, ang sagot din ay rational. Kasi wala na siya ngayon sa square root na symbol. Ayan. So, take note. Once na mailabas natin or makaisip tayo ng number, when you multiply to itself, ang sagot ay 25. That is automatic rational. Ayan. So, let's have number 2. Square root of 30. Ayan. So, take out natin muna yung 30. Iisipan natin. Ano kaya yung number ang when I multiply to itself, ang sagot ay 30. 5 times 5. So, trial and error tayo dito. 5 times 5 ay 25. So, hindi pa. Kulang. So, mag-iisip ako, what if 6 kaya? Try ko naman yung 6. 6 times 6 ay 36. Ayan. Sir, wala po. Consecutive na po yung tinry ko. May 5 na, may 6 na. Magkasunod na po siya, pero hindi lumabas yung 30. That's fine. Kapag hindi lumabas yung 30 dyan, ibig sabihin, hindi talaga perfect square yung 30. Yun po ang clue natin. Once na magkasunod na yung tinry mo, tapos yung 30 sa gitna yan ni 25 sa kanya 36. Di ba nasa gitna yan? Ni 25 sa kanya 36. Ibig sabihin, hindi ito perfect square. Ibig sabihin, hindi natin yan kayang ilabas sa square root symbol. Or sa radical symbol. So therefore, di ba ang sabi ko dyan, ang mangyayari lang dyan, kung hindi mo siya kayang ilabas, kasi nga hindi tayo makaisip ng number, and wala talagang integer, when you multiply to itself, the answer is 30. Square root of 30 na lang ang sagot. Tama? Square root of 30 na lang. No problem na yan. So ilagay mo lang siya sa square root. Kung ano to, siya na rin yung sagot. Pero sir, bakit wala yung negative? Kasi nga po, we are talking about principal square root. Tama yung idea mo. Na positive and negative dapat yan. Pero, we're asked to find the principal square root. That's why positive lang ang kinukuha natin. So, simple lang dito. Kung hindi ko may ilabas, edi yan na yung sagot. Ganun lang po siya. So, square root of 30 ang sagot. Now, rational or irrational? So, hindi ko na ilabas kasi wala akong naisip na number that when you multiply to itself, the answer is 30. So, anong ngayon ang magiging sagot natin? Is it rational or irrational? Sir, irrational po. Correct. Irrational yan. Kasi nga, hindi natin nailabas. Again, yan yung clue ko. Clue na ibinigay ko sa inyo. Once na hindi mo siya kayang ilabas, kasi wala talagang integer, that when you multiply to itself, the answer is square root of 30, then that's no problem. That's irrational automatic. So, si rational naman, kapag kaya kong makaisip, rational agad. Ganun lang siya kasimple. Number 3,
Square root of 100. So, take out muna natin si 100. Tapos, isip tayo. Ano kaya? So, much better po na sa ulo nga natin yung ano, 1 to 20 para isang tingin mo palang alam mo na na, ay, ito ay 10 times 10. Right? Di ba ang 100 ay 10 times 10? 10 times 10 is 100. So, nakaisip tayo ng number na when I multiply to itself, the answer is 100. Yung radicand na 100. So, therefore, ito yung sagot. 10. Positive. Bakit positive? Principal. Ganun ang ating logic na pinapagana dapat. Principal, so positive. Ganun siya. Next, nailabas ko ba? Yes, wala na ba siya sa square root? Yes, kasi nga po nakaisip ako ng number or integer that when I multiply to itself, the answer is 100. So therefore, kung nailabas ko siya, wala siya sa square root ngayon, malinis na malinis, kitang-kita, walang square root, rational. Again, technique po yun. So rational, wala siyang square root, rational agad. Alright, so number 4, square root of 80. Ayan, so take out natin si 80, andito po siya. Tapos isip tayo ng number. Again, much better nga po na may listahan kayo ng 1 to 20 or sa ulo natin si 1 to 20 para kita mo na agad na kung meron nga ba si 80 or wala. Kasi titignan mo lang siya kung nandun siya sa gitna ng mga perfect square. Kasi if it is in between the perfect square, ibig sabihin hindi ito pwede. Wala siyang integer. That when you multiply to itself, the answer is 80. So let's try. Sige. Let me think of, let's say, 8 times 8 kaya. 8 times 8 po, sir, ay 64. Tama. So, kulang. So, hindi siya umabot sa 80. Isip tayo ng mas mataas kay 8. 9. Diba? Yung kasunod na lang, consecutive. 9 times 9. Ang 9 times 9 naman, sir, ay 81. Question. Lumabas ba yung 80 dito sa consecutive numbers? Hindi. Hindi lumabas yung 80, pero malapit siya sa 81. Pero hindi siya 81. So, therefore, kung nasa gitna siya ng 64 saka ng 81, diba? Ibig sabihin, hindi na to perfect square. Kasi yung 8 and 9 na yung tinry natin eh. Nasa gitna na siya ng 8 times 8 saka 9 times 9. Kung nasa gitna na si 80 noon, ibig sabihin hindi na to perfect square. Sir, paano nga po yun? Simple lang. Ang sagot ay, yung square root na nito. Square root of 80. Positive lang because we're talking about principal square root. Ayan. So that's positive square root of 80. But when you go to your higher math, sa grade 9, so meron pa kayo dito simplifying. Pero for now, hindi na muna. So as is na muna natin siyang gagawin na ganyan. So square root of 80. Now, hindi ko na ilabas. Diba? Hindi natin ilabas sa square root. So that means, this will now become irrational. Ayan. So ganun lang po siya kasimple. Tandaan, ulitin ko yung rational-irrational. Once na ang naging sagot mo ay wala na sa square root kasi nakaisip ka ng number or integer that when you multiply to itself, the answer is 25 or 100, then that made it rational. Pag ang sagot mo ay hindi mo kayang ilaba sa square root symbol or radical symbol, that's automatic irrational. Yun lang po ang technique. Ayan, so I guess you are ready now. So let's move to our humor drill. Ayan, so I'll give you 4 items as well to answer. Ayan. So I'll pause for a while now and I'll get back to you to give the answer. But if you still need time, feel free to pause the video. Your timer starts now. Alright, time's up. So, let's answer number 1. Ayan. So, square root of 19. So, take out natin muna yung 19. Ilabas natin yung radicand. Again, ang tawag sa 19 na yan ay radicand. Ayan. So, yung 19. Mag-iisip tayo ngayon ng number that when I multiply to itself, integer, na ang magiging sagot dapat ay 19. So, let's think of that. So, trial and error tayo. 4 times 4 ay 16. So, medyo malapit pero kulang. So, dagdag tayo. Try natin yung 5. 5 times 5 ay 25. Ayan. So, sir, hindi po lumabas. Magkasunod na po yung 4 and 5, pero hindi pa rin lumabas yung 19. That's fine. Ibig sabihin, kapag hindi siya lumabas, doon sa consecutive numbers, ang sagot ay square root of 19. Dalagam lang siya sa square root. So, therefore, the answer here is square root of 19. Ganun lang po siya kasimple.
Ayan. So, much better nga po na may listahan kayo ng 1 to 20 para kita nyo na agad. Once na nasa gitna na siya ng square root of 16 saka square root of 25, ibig sabihin, hindi na ito perfect square. Ayan. Now, hindi ko na ilabas. Anong sagot? Irrational. Correct. Number 2. Square root of 36 is equal to... Ayan. So, i-take out natin si 36. Isip tayo ng number. Sir, ang 6 times 6 pa ay 36. Exactly. So, kung 6 times 6 ay 36, therefore, the answer is 6. Tama. Then, isulat mo doon yung 6. Bakit nga po positive? Again, we are asked to find the principal square root. Kaya, I'm not considering the negative. Ayan. So, 6. Since nakaisip tayo dito sa 36 na integer, which is when I multiply to itself, the answer is 36, then this made it now rational. Diba? Nailabas natin eh. Therefore, that's rational. Number 3. Square root of 169. Sir, dun po sa listahan ko ng 1 to 20, let's say nailista mo yung 1 to 20, nakita mo yung square root of 169 na 13 times 13, or 13 yung sagot. So, that's 13 times 13. Tama? Pero kung wala ka namang listahan ng 1 to 20, pwede namang trial and error method. So, pwede naman yun. 13 times 13, so that's 169. So, therefore, 13 ang sagot dito. So, sulat natin dun yung 13. Ayan. Tapos, identify natin yung rational or irrational. So, yung 13, since nailabas natin, nakaisip tayo ng integer, di ba? Yung 13. So, that means it is rational. Ayan. So, tingnan nyo yung pagkakaiba. Kapag rational, wala siya sa square root. Ayan. Kapag irrational, nasa square root pa siya. Number 4, square root of 95. So, isip tayo, si 95, ilabas muna natin. Tapos, isip tayo ng numbers. Trial and error tayo. Is there a number that could multiply to itself? Ang sagot ay 95. So, try tayo. 9 times 9 po, sir, ay 81. Tindry ko po yan. Tapos, ang 10 times 10 naman po ay 100. Yung 95 po ay gitna siya ni 81 sa kani 100. So, wala na po, sir. Ano po? Yes, wala na siya. Kasi nga, yung 9 saka yung 10, magkasunod na integer, tapos hindi pa rin lumabas yung 95. So, kapag ganun, ang sagot ay square root of 95. Simple lang. Ayan. So, since nasa loob pa si square root of 95, that made it irrational. Ayan. And that is now our final answer. So, ganun lang po ang pag-identify ng principal square root at paano malalaman kung rational na ba ito or irrational. Thank you so much for watching. I hope you've learned something today and I want to see you in our next video. Bye-bye! Thank you so much for watching, guys. I hope you enjoyed and learned something today. And if you did, please don't forget to click subscribe and i-click mo rin ang notification bell para updated ka sa mga latest videos natin dito sa UMRPH. And please do share this to your friends, to your classmates, especially to the parents na kailangan ng gatong lessons para maituro nila sa kanilang mga anak. And don't forget that you deserve more, you can learn more, and you can be more. #UMRPH. Bye-bye! See you in our next video.